guys, welcome back to my channel. And today's vlog is a make me choose in between challenge. Yay! And recently tinatanong ko yung mga close friends ko and friends ko sa Facebook na yun nga, pagpipiliin nila ako ng two things kung anong sagot ko. And hindi ko ini-inform na iba-vlog ko. So, surprise! Ito yung sagot ko. Ibubulol yata. And yes, ito yung make me choose between challenge. And before we begin, thank you for my viewers. Thank you for those supporting me all the way. And please like, comment, and subscribe on my channel. And yun. So first na question is from my mama. Tata Eliza Puntillas. And tanong niya sa akin, ano ang piliin mo? Pusit o adobong manok? Ah. Alam niya kasi, mother knows best. Alam niya kasi na hindi ako kumakain sa pusit. Come on! And yung adobong manok, paborito ko yan. Char! Of course, mother. Alam mo na ang sagot. No to pusit or no kusamin in Bisaya. So, okay na yan na. Our next question is... Tararang! Pili muna tayo guys yung ano, swak sa panlasa ko ngayon. ito. From Raquel Puntillas, Ate Bebe, shout out sa'yo. Ito yung tanong niya, kwarta o balay? Kwarta o balay in Tagalog, pera o bahay? In English, grabe in English pa. Nahirap sa English. Money or home? Char. Well, may pera ako, pero wala pa akong bahay. Yung sariling bahay. Ongoing yung ano, yung paggawa ng bahay ko namin. Nag-stop kasi, nakapos na sa budget. Kinulang na pera. So, anong pipiliin ko? Pera o bahay? Oh my God. Bahay. Kasi nga, di ba, may kasabihan, there's no place like home. Totoo yun. Totoo yun siguro. Yeah! Totoo nga yun. And, yeah. Kasi nga, based on my research, not research, sa mga ano din, yung sa mga, mapapansin mo din, yung sa mga may sariling bahay, yung gaano yung experience, yung moment, yung mga ganun. Yung easy yeah! Yung buhay. And may dalawang reason ako na pinag-iisipan, char. Nag-iisip-isip sa pag-research, pag-discover yung ganun. May dalawang reasons akong napapaantig sa utak at saka sa puso ko. Grabe naman. And una, pag may sariling bahay ka, kung ikukumpara mo yun sa pera. Kasi nga, sabi diba, kapag may pera ka, nakakabili ka, everything, anything. Nakakapagbili ka ng bahay, yung ganun. So, on the other side, kung sa bahay din, kapag may bahay ka, ano yung bahay? Anong value ng bahay? Anong halaga ng bahay? O, diba? Pera din. So, yun. Kasi nga, in the scene na
Yung bahay kasi, every time, every year, nag-ano yun siya yung, halimbawa, kapag ka, especially house and lot, diba? Every year, nag-i-increase ang halaga ng bahay, kaya, yung, dalas ng mga apartment, diba? Every time, nagtumataas ang mga renta, yung ganun din sa bahay. Every time, tumataas yung halaga niya, yung value niya, yung mortgage equity niya, yun. Natumpak din. Diba yun? And anytime na financially needed ka, gusto mong financial assistance, halimbawa tatayo ka ng business. So, kapos ka sa pera. So, anytime, kasi may bahay ka, pwede kang mag-apply ng loan in any financial institutions like banks, lending companies, from anyone na papahiramin ka. So, papahiramin ka talaga noon kasi may bagay na may halaga sa'yo, diba? Especially sa mga bank sa lending. Number one requirements nila is yung mortgage. Yun na, diba? May mortgage loan, yung ganun. yun. Madali ka nilang ma-process. Madali kang ma-entertain kapag ganun. Kasi one of the requirements is yun nga. And kasama na yung mga bill sa kuryente, yung sa tubig. Oh, di ba? Expert ako doon kasi nakautang ako. Kahit wala akong bahay, nakautang. Kasi, buti na lang kasi may close relatives na may bahay na pumayag na yung bahay niya yung anong tawag nun? Na collateral. Pero tapos na yun. Quits na. Pass na ako doon. Wala na akong So yun, di ba? Okay yun kung ano yung bahay tsaka pera. Ang bahay, pera din. And ano kasi sa bahay, lifetime yun. Whereas sa pera, nauubos. Yung ganun, madaling nauubos. Lalo na sa panahon ngayon. Mag-travel ka lang ng travel, wala na, mauubos din. Mauubos sa bulsa. Whereas sa bahay, nandyan lang yan, nakatayo lang yan dyan. Pero yung halaga niya, taas. O, diba? Nandyan lang yan. Whereas, halimbawa na lang kung yun, yung mga masusunog, hindi naman sana. Hindi na tayo abot sa ganun. And yun ang pinakaunang reason ko, number one. Number two is yung living security. Living security. Halimbawa, nagrarenta ka ng nag-uupa ka. Ano ba talaga, renta, upa? O pareho lang yun. Nagre-rent ka ng bahay. So, hindi mo hawak ang ano nun, ang desisyon, kung anong magiging desisyon ng may-ari, diba? Halimbawa, anytime, pwede kang ipalipat kasi sabi ng landlord, hindi na muna sila magpaparenta kasi for some reason, etc. Yung mga ganun. So, yun ang, once na naka-renter ka, ikaw yung, lagi mo yung number one na inaalala sa pagtulog. Sa pagising. Char. Ano yun? Sagabal yun sa peace of mind, diba? Nakakasira yun ng beauty, char. Isa na kami dun. Kaya ito, oh, iBug. iBug ang napala. balik tayo. And, asa na tayo? Ah, yun. Yun, hindi mo hawak yung kung anong magiging desisyon. Tsaka, every month, yun nga. Whereas, kung may bahay ka, yung ganun, kung may sariling bahay ka, nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Payapa ang buhay, makulay ang buhay. tawa na lang tayo. Payapa ang buhay mo kasi wala kang iniisip. Living security nga, di ba? Safe ka, parang secured ka lagi. Yung sa pamilya mo, wala kang inaalala kasi ikaw ang boss, ikaw ang may-ari, ganun. Hawak mo ang desisyon, yung ganun. At saka proud ka sa self mo, yung ganun. Yung parang may achievement ka, diba? Maganda yun. And parang peaceful yung buhay mo. And that's priceless, right? Priceless yun. Hindi yun mabibili ng pera. Yeah! That feeling. Happy, diba?
Ate Bebe, convinced ka ba? Yung iba pera. It's their choice. Gusto nila yun. So, it's okay. May advantage, may disadvantage din. Sa ano din sa bahay, may advantage, may disadvantage. Any other options are... It depends. Right? It depends. So, for me, ate, tinanong mo ako, kwarta o balay? So, sagot ko, bahay. Bahay pala. Bahay po. Okay na po yun. Salamat po sa tanong. Shout out ako sa'yo, sa pamilya mo, ate. Mag-ingat ka dyan. Alagaan mo lagi ang beauty natin. Aww. Yung mga beauty natin dyan. God bless sa'yo. Next question. Hindi na tayo pipili. Ito na. Chararang! From Rosita Doctarot, my friend, my college classmate, my high school classmate, my hometown friend. Hi Rosita, hi Rosidot, shout out sa'yo. Sana okay ka nang with your baby inside your tummy. I'm happy for you. Aww. Sana tuloy-tuloy na ang ating happy married life. Wish you a blessed, happy family. Aww. So, sasagutin natin ang tanong mo. Ano nga tanong mo? Basahin natin. Okay. Ang tanong niya, guys, is... Sa panahon karon, unsay maayo? In Tagalog. Sa panahon ngayon, ano ang mas mabuti? Maayo, di ba mabuti? Oh. Sa panahon ngayon, ano ang mas mabuti? Live-in muna bago kasal para mas makilala ang isa't isa, or kasal na agad-agad. Oh my God. Tough question. Okay. Well, if you say based on my experience, tinanong mo ako eh. So, experience ko yung ano ko muna. And parang nalagay ako dun sa yung kasal agad-agad. Ay, hindi naman... Oh... Eh, kasi yung pagpipilian lang eh, kasal agad-agad. Oh, yun, doon ako. Kasi hindi naman ako nakapag-live-in. Kasi yung... yung... When I was married, I was a 3-month pregnant. Yes. That's my story. I was 3 months pregnant, and kasi hindi naman yung long relationship. Kasi di ba kapag live-in yung long time relationship, di ba? So yung sa akin kasi yung hindi siya year, parang months, yung months na in a relationship, tapos yun. May nangyari, tapos yung ganun. And after that, kasal. And basta yun. And kung sa situation ko ngayon, I have no regrets. Aww. So ito ang pipiliin ko. Kasi sa live-in, guys, ang advantage kasi noon, 'di ba, yung sabi mo, para mas makilala ang isa't isa. So, yun ang advantage niya. Sa married naman, marriage first. Nung kinasal kayo, nanumpa kayo doon, 'di ba? For better or for worse, till death do us part. And so many more promises in the face of God, diba?
and on the process of marriage, lahat doon madidiscover mo, ugali, lahat-lahat. So, when way back to the first day na kinasal kayo, ma-accept mo yun. Lahat ma-accept mo. Kung mahal niyo talaga ang isa't isa, that was not the reason na to give up the marriage. No. Ma-accept mo lahat yun. And it's not the... We cannot call it disadvantage, right? Since mahal nyo ang isa't isa, so you are ready to accept everything from each other. And kung may mga kasalanan, you must forgive each other. So nandun yung forgiveness always. And maraming trials, maraming circumstances on the process of marriage. At least, yung parang sabi nila na secured ka. Yeah. And it's, masasabi mo na secured ka kasi yun nga, yung you are meant both each other. And masishare nyo, ma-experience nyo yung mga trials together. At saka yung naniniwala ako na may blessing talaga from above, na yung marriage first talaga. And on the other side naman, sa live-in muna, I didn't say na it's not good, or I'm not hypocrite na magsasabi na hindi ganun, kasi hindi natin alam. We don't know the real story, what they've been through in the relationship, na mas pinili nila yun, so be it, di ba? Kung yun ang yung mas ano ka dun sa option na yun, yun ang pinili nyo, yung parang kayong dalawa talaga yung may gusto nun. It's okay. It's very okay for me. And nobody will judge you. No one. No one can judge you for that matter. And as long as you are both happy, loving each other, okay yun. And especially sa magulang natin, di ba? Sino ba namang magulang na ganun? Pero hindi naman lahat ng magulang na may bad reaction to that situation. Kasi naiintindihan nila, naiintindihan, at saka walang magulang na itatakwil ka. So, happy lang, Rosita. Happy mag-elebon. See? I'll support you. Always. Kung ano magiging desisyon natin sa buhay, okay lang yan. As long as wala tayong tinatapakang tao, di ba? Wala tayong inaagrabyado. Yeah! Di ba? Happy lang. And always pray. Yun ang importante. Pinaka-importante. Rosita. Yun. Ano nga yung tanong mo? Saan sana doon? Yeah. Sa akin yun. Kasal muna. Kasal muna bago live in. For me lang. And kaluoy sa Ginoo. I'm happy with my marriage. Now,
I'm happy with one son doing and many trials came in, challenge, it's very challenge talaga sa marriage life, and it's okay, thankful to God na stay together even though long distance relationship. Aww. Yes, and sana Rosita, I wish you all the best. Yung sagot mo, yung sagot ko, yung sagot ko, sana okay lang ba yun? Based on my ano lang yun. marami din akong kakilala na yung live-in, yung mga live-in, ay mas ano pa sila, mas parang naiinggit ako, char. Kasi okay lang. No big deal sa kanila, in practicality lang talaga, no big deal yun. Thank you Rosita for the question, thank you so much, take extra care. Okay, our next question is from ito siya, nandito sa Saudi. Guess who? From my friend Alexa Jane Puras. Shout out Alexa. Shout si Bria Shane. Talk mo. Malaki na yung anak mo, dalaga na. Maganda, mana sa mama. Mama Alexa. Yes. before ko sagutin ang tanong mo, I would like to thank viewers sa nanood ng video ko. Salamat po. And kung nagustuhan niyo, paki-like naman, oh. And sa hindi pa naka-subscribe, please subscribe my channel. And okay, let's go back to Alexa. Ito yung tanong ni Alexa sa akin nung tinanong ko siya. Alexa, tanungin mo nga ako, papipili mo ako ng dalawang bagay. Ito ang tanong niya sa akin. Family or work? Yung suddenly yung ano talaga na wala ng kemi-kemi. Family or work? Oh, ganun ang tanong niya. So, family or work? Since OFW tayo, since OFW siya, si Alexa, ito ang natanong niya. So, this question is in regards of work away from home. O yung you have a job who took away from your family, your loved ones. Ang tinatawag nila na long distance relationship yun. Family work. Before we came here sa abroad, as a family, diba nag-uusap-usap tayo na napagkasunduan na yung final decisions before our flight. Ayun, ganun. Or on the process pa sa pag-a-apply mo, imposible naman na hindi tayo nagpapaalam, diba, sa partner natin.
and they are okay for that. Okay lang. Para sa pangarap yun, di ba? Lahat, okay yun lahat. Para sa pamilya, yung ganun. Yung mga promises for the future plans niyo. Kaya ganun yung napagkasunduan na napayagan ka na umalis. It's just a temporary lang naman, di ba? So, hindi ka muna makakapagpili no ng family or work kasi okay pa kayo eh. Okay pa kayo nun. So, yung nandito ka na, parang doon muna na-realize na yung ganito pala kahirap ang long distance relationship, ang buhay abroad. Yung ganun, yung dito na magsisimulang papasok na family or work. Yung ganun. Yung minsan may regret sa isip mo na ganun. Lalo na kapag dumating sa point na nagkalabuan na yung kadalasan ang naiwan sa doon sa Pinas, yung makagawa ng kasalanan, yung ganun. Doon na nagsimula ang problema. Tapos nandito ka, yun ang laging iniisip mo na na-stress ka, problema. And you have a choice, di ba? Tanong mo, family or work. Kasi kung piliin mo yung family, uuwi ka for the settlement, for the family. Pero in a situation kasi na wala pa tayong ipon, especially sa akin, wala pang ipon ng ganun. Tapos uuwi ka doon. Anong mangyayari doon? Yung nag-a-advance na yung isip mo. Kasi yun tayo, di ba? Kasi naranasan na natin yun. Yung ang hirap, mahirap sa kukuha araw-araw, yung ganun. So yun, sa isip mo, babalik ka pa ba doon? Kasi nandito ka, di ba, para makaahon sa ganun. Nang dahil lang dun sa problema na yan sa asawa mo, ititigil mo na lang ba ang pangarap mo para sa pamilya mo, at least sa mga anak mo na lang? So dun na kasi makakapag ano ka na family or work, dun mo mapipili talaga ang work in that situation, in that scene lang, yung wala ka pang ipon. Piliin mo yung pamilya mo. So, hindi ganun. Mapipili mo talaga ang work doon. And sa kung piliin mo naman yung pamilya, yun nga, mahirapan ka doon. Pero in some way na may ipon ka or may ano ka na, may napundar ka, uuwi ka. Para maano yung masitol ang lahat ng problema doon. Kasi way back doon sa mga before ka nag-abroad eh, maisip mo ba noon na magagawa ng asawa mo yun na kasalanan kung nandun ka, kung hindi ka umalis? Magagawa kaya ng asawa mo yun, yung ganun. Yung maiisip mo yun na situation. So, yun. Para sa akin naman, Alexa, kasi iba-iba naman tayo ng opinion. Iba-iba tayo ng decision. Ako kasi,
May ugali kasi ako na bahala. Bahala na. Yung bahala na si, yung sabi niya bahala na si Batman, yung ganun. Yung wala akong pakialam kung anong kahihinatnan, yung ganun. Okay na, bahala na, basta may tiwala ako sa sarili ko na ganun. Tapos, yun. Pag ako kasi, ako tinanong mo, piliin ko is pamilya. Kapag ka ganun na nagka-problema, yung ganun. Hindi ako parang nalagay ako dun sa hindi ako practical na mag-isip. Kasi wala ako sa situation na ganun eh. Yung problema sa asawa. Pero pag ako ang ganun, uuwi talaga ako. Iaayos ko kung ano talaga. Kasi family matters most. Especially for the kids, for the children. Yun. Family, I choose family. Kasi sa work, marami pang opportunity, marami pang panahon para magsimula ulit na mangarap. Okay lang na masawi ngayon. Hindi pa naman tapos ang lahat. At least, buo ang pamilya mo. Buo kayo. Buo. Masaya yung mga anak natin. Kasi itong trabaho natin, hindi kasama ang desisyon, yung final decision para sa akin na. Sa work na ito, hindi kasama ang mga final decision kasi nandito tayo, stress yung pag-iisip natin. Wala talaga tayong matitinong final decision yung magagawa. So, ano lang, go with the flow. Kung ganun siya, okay. Basta, yun, maraming paraan, maraming ways, maraming maraming paraan na makukuha mo yung buo ang pamilya mo. Maklaim mo yun. Kahit anong mangyari. Kapag ka marami naman, ano naman kasi, yung wala na talaga, mararamdaman mo yun. Yung wala na, yung as in, parang 0% na talaga. Yun. Walang makakapag-judge sa'yo kung anong magiging final decisions mo. Kasi ikaw lang sa sarili mo ang nakakaalam ng totoo. Ng kung ano. Yung instinct mo na ganun. Ikaw lang talaga. And people will not seen you or look at you like anak deng mga OFW, no. Sagda na lang na sila. Bahala sila sa kung anong iisipin nila. At least ikaw alam mo sa sarili mo na para sa mga anak mo na lang ang gagawin mo. Ganun. So, two options, family or work, it depends. It depends on the situation, it depends on the circumstances, it depends on the person, it depends. Yes. And that's my explanation. May naiintindihan ka ba? Viewers, may naiintindihan ba ko sa sinasabi ko? Oh my God. Thank you for listening. And salamat sa tanong, Alexa Puras. Stay beauty. And pray always. Ipupray kita lagi din.
isasama kita, lalo na yung si Bria Shane, yung dalaga mo. Na-miss ko na siya. And hope magkikita tayo soon. God bless. Take care. Hello again! Our next tough question for today. Ito na naman. Gugma. Low. Galing kay Charlene. Kamaylungan. Charlene Inday. Ang aking second cousin na nandito din sa Saudi. Shout out sa'yo dyan, Day. Kumusta ang mga luto natin dyan? Ang tanong mo is... yung may ahem talaga. Asa ka, kwarta o gugma? I'm curious. Oh, Bisaya version. Ito translate natin, guys. Saan ka? Pera o pag-ibig? Oh, love, love, love. Love, love naman ang mga tirada natin, Day. Kamusta naman ang ating mga love life dyan? Okay pa ba dyan? Ikaw pa. Laban lang, Day. Okay. Ano ngayon? Saan ka? Pera o pag-ibig? I'm curious. Ah, may pa-curious, curious ka pa. Saan ka curious sa akin? Sa sagot ko? Okay. Curious pala ha. Sige, sige. I choose money. Why? Because money can buy love. Is love can buy money? No, right? May ka-English, Mayura. harsh na kayo. Akong tubag, diba? Harsh na sagot. And very practical, but no emotions. Well, seriously, I choose love, of course. Diyan tayo eh. Diyan tayo nabubuhay. Charut. And kasi simple lang ang explanation ko nito. Because love is everything. You cannot define onto something or anything or precious things, money, to love. No, never. Because love is everything. Love can move mountains. Alam niyo yun. Kahit sino pa yan, kahit sinong hari pa yan ng isang bansa, nandun pa rin yung love. Yung mga bagay-bagay na mga decisions, emotions, nandun pa rin yung love. And when we were born from the womb of our mother, may dala ba tayong pera? Diba wala? Wala. Anong natatanggap natin? Diba love? Love from our parents. Love from everyone who treat us like precious ones. Because love is everything. There's no basis that money can go above love. Yeah, it's just for me. I don't know for the others, but I respect those gusto nila. It's okay. That's life. If we go there, okay, no problem. Ganun lang ang buhay, guys. So ako, Day, tinanong mo ako, piliin ko yung love. Ikaw bala ka kung anong piliin mo. Basta importante pag-uwi, pagluto mo ako ng mga masasarap mong ginagawa dyan. Yung bechamel, makaroon na pala. Lutuan mo ako niyan ha, pag-uwi. Kasi paborito ko dito bechamel, Day. Kaya nakanong ko kanina sa comment mo yung post mo. Yung bechamel, kasi paborito ko ang bechamel. May kasama ako dito na nagluluto. Ay, ang sarap-sarap, grabe. Shout out kay Madeline. Hi, Madeline. Namiss ko ang bechamel mo. Masarap. I love it. So, Day, salamat sa tanong, Day. God bless you. Take care lagi dyan. Okay? Don't mind other people. Just choose what you make you happy. Either it is money or love. Char. I support you all the way. Thank you. So guys, this is the list, many list, yung mga tanong ng mga friendship ko, mga cousins ko, relatives. Ito guys, isa-isahin kong sagutin. Bear with me.
Pasensya na guys kung ganito ako magsalita. Ganito talaga ako eh. Either tanggap niyo ako or hindi. Hindi ko na talaga mabago yung flow ng pagsasalita ko. Oh my God. From KFD. Kay Nana, Graciela, Glariana. KFD yung Facebook niya. Yung tinanong ko siya na, yung chinat ko siya na pagpiliin mo nga ako dalawang bagay or kahit ano, anything. Yung sagot niya. Ate, rat or dog? Rat or... Ow, ow! Ano yung gusto ko? Rat or dog? Of course, no. Dog. Ano ba naman yung rat? Ew. Nalala ko yung rat dito. Oh, grabe. Parang higante. Ang laki-laki. Oh my God. Ang laki ng mga ano dito. Mga rat dito sa Saudi. Nang ano yung balahibo ko kapag naalala ko. Kasi yung nagbakasyon kami doon sa Beirut. Tapos pag-uwi namin dito. Mga almost 1 year yata kami doon. Tapos pag-uwi dito. Ay, ang daming rat doon sa labas. Grabe, ang laki-laki yung mga. So na, I choose dog. Of course, dog. Kahit ano, basta dog. Wag lang rat. Oh my God. So, from mangtas ng pag-ibig. Oh, sa ano ko to, sa classmate ko to, si Gumanit. Kalimutan yung pangalan, oh my God. Basta, hello! Kumusta ang mga TikTok natin dyan? Ang ganda-ganda mo nang magsayaw ngayon, may improvement ka na ha? Gusto ko na yung mga giling mo noon. Nakita ka ta sa Facebook. Okay na. Naalala ko yung may nag-comment sa'yo na, ano yun? Kailangan daw with feelings yung sayaw. Natatawa ako sa kanya. Yung nag-comment sa'yo na, kailangan pag sayaw may feelings. Wow! Grabe. Ano mo lang naman tayo? Mga, yung ano lang, lingaw-lingaw lang. Hindi naman tayo mga dancer, diba? Diba, mate? So, okay lang. Happy lang, mate. Tuloy lang ang TikTok natin dyan. At least ngayon, ang ganda na ng giling-giling mo. At saka, ang sexy-sexy mo na, ha? So, basahin natin yung tanong mo. Prutas to. Durian o mangga? Oh, durian. Ito, dalawa paborito ko. Pero mas ano ako sa durian. Mas favorite ko ang durian. Pasensya na guys, ang buko inano ko kasi. Mainit medyo. Mainit na medyo sa mga tanong kanina na tutulo ang tawis ko dun sa hirap ng pagsagot ko, pag-explain ko. Okay, balik tayo. Durian o mangga? Yay! Durian ang gusto ko, mate. Mas okay din ang mangga, pero mas ano ako sa durian. Basta, mas masarap ang durian para sa akin. Paborito ko. And, nagmana ang anak ko sa akin, si Dwayne. Recently, diba, uso ang durian. Ay, grabe siya kumakain ng durian. Kaya, bumibili ako sa online. Nag-order ako tapos papadeliver ko sa kanila kasi favorito niya talaga ang durian. Grabe na ba? Buong araw, durian. Grabe, kumakain talaga siya ng durian. 8 years old. Ito naman from my lovely cousin Judy Ann Tranghia. Ang pinaka-paborito kong cousin sa buong mundo. Very supportive. Very supportive. And since then, before, oh my God.
hindi ko makalimutan yung mga ano natin, Julian. Ang tanong niya, asa imo ati house and lot or trip around the world pero ikaw ra? Ah, in Tagalog. Ate, saan sayo? Bahay at lupa or magti-trip around the world na ako lang? Ah, ganda naman nun. Loner. Magti-trip ako na mag-isa. Of course, diba pinili ko nga yung house over money kanina eh. So, doon ako sa house and lot. Yung trip around the world na ako lang mag-isa, parang ano naman yun, yung ikaw lang mag-isa, dapat may kasama, char. Kahit may kasama, ipiliin ko pa rin yung house and lot. Ganun na talaga Julian kung matatanda na. Ganun ang mga priorities sa buhay. Eh, kayo kasi mga young movers, gusto ng mga trip na yan. Okay lang. Happy. Whatever you choose, I'm happy for you. Alam mo yan. Para sa akin naman, Julian, house and lot talaga. Okay? Next is from... From... Ito. From Glyza. Glyza Texon. Tatsuki. Kumusta ka na, Tatsuki? Okay na ka? Okay ka na ba? Don't worry sa situation mo ngayon. God has a reason for everything. Kaya yan. Laban lang sa life. Laban lang. OFW din to si Glyza, guys. Asawa ng kapatid ko na si Achilles. Nandito din siya sa Saudi ngayon. And hindi biro yung pinagdaanan niya ngayon. So, I'll ask for prayers for her. Ang tanong niya, naano ko siya before, last week yata yun. Ito yung tanong niya, kung papiliun ka ba na o anak? Oh, tough question din to. Oh my god. Actually guys, itong mga tanong, yung nasa cellphone ko lang, in-screenshot ko, tapos doon sinulat ko dito, since isa lang ang phone ko. So, sinulat ko para hindi ko makalimutan. And yung flash na ano lang, fresh sa mind ko isa na ito na hindi ko na review, hindi ko na pag-isipan, hindi ko na study. Wala akong ano, kung papiliun ka anak or bana. Oh my god, of course anak. Papili eh, bana o anak. In Tagalog guys ha, kung papipiliin ka, asawa o anak. Yun. So, ang sagot ko is, of course, anak. Sino ba naman ang ina na hindi pipiliin ang anak, diba? Everything in this world is precious. Precious, but more precious is your child. No one can above char. So, Glyza, pili na kuog anak. Okay? Paayo dia. Ayo pag. Don't mind the problems.
let the problems mind you. Yeah! Tawa lang ka. And did you call ka, unya ma? Shout out sa UDI. Shout out sa mga pag-umangkon sa Valencia, Bukid. Valencia ba to? Sa Bukid nun. Ilang tapan ba to? Basta sa mga pag-umangkon ako, mga anak ni Liza o ni Dudong. Shout out sa inyo, Gian, Kino, Ika, na-miss mo ni Tita Cindy. Dili ko ka video call always. Wala ko'y kuhan. Nabinadani, sige ra ko YouTube. Kay inyong tita na busy sa vlog. Then work pag yun. Pahuway pagkagabi. So, ayaw mo pa, huwag kayong mag-isip na hindi ko kayo namimiss. Namimiss ko po kayo. Mag-aaral ko. Lalo na si Gian. Gian, mag-aral ng mabuti dyan. Shout out ako sa inyo. Dyan sa Bukid noon. Ah, itong susunod na question from Hanap Kasbuta. Kay ano to, kay Janet. Damn. Janet Dayunot. Damn yung tawagan namin. Ang tanong niya, kumusta ka na dyan sa Dubai, Dam? Shout out sa'yo. Sa mga mabait mong amo. Sa alaga mo. At sa mga pa-fitness-fitness natin dyan. Okay, balik tayo sa tanong mo. Tatawa ako. Baliw ka talaga. Ano tong tanong mo? Hindi ko to maano sa Tagalog. Tuli o dili? Ano yung tuli sa Tagalog? Yung... Buang ka talaga daw. Tuli o dili? Yung tuli. Tuli talaga. Tuli o dili. Ba't ganun? Of course, kung ako, hindi naman ako matutuli. Pero kung gusto ko, tuli talaga, buwang. Wala na explanation daw. Yun na, tuli. Okay? Salamat sa tanong natin daw. Mag-ingat ka dyan sa Dubai. Thank you. And next is from... isa din tong funny na si nandito din to sa Saudi, si Layla Pedrosa. Hi Layla, kumusta ang mga TikTok natin dyan na katuwit mo yung idol mo? Ito yung tanong niya sa food. Durian o rambutan? Oh, ito na naman ang durian. Of course, durian. Durian is number one. Durian is life. Masarap din yung rambutan. Ewan ko kung anong nasa isip mo. Bakit? Okay. Yun na, durian. No dirty mind, durian. Salamat sa tanong, Layla. Mag-ingat dyan sa work, ha? And next is from Jessie. Sa aking first cousin na si Daisy Malati. Shout out, Daisy Malati. Sa family Malati, Joanne Malati, Jan Malati. Shout out sa inyo. Ang question ni Daisy is... Unsa man imong piliin, iro or langgam? Yung first question na, anong piliin mo, ate? Aso o langgam sa Bisaya? Sa Tagalog, ibon. Ibon. Piliin ko yung ibon. Kanina, pinapili ako ng aso or rat. So, pinili ko yung aso kasi ayaw ko ng rat. Oh my God. So, ngayon, aso or ibon. So, ibon. I love birds, really.
I do love birds. Fly, 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 the butterfly. Ah, hindi pala yun, but skyline pigeon fly. Oh my god. Itong pangalawang tanong niya. What will you choose, bread or egg? Bread or egg? Bread. I choose bread. Ayoko ng egg. Kumakain ako ng egg pero hindi masyado. Kasi yung mga kate, iwan ko lang. Dito lang man sa Saudi, sa Pinas, hindi man ako nagkakate pag kakain ng egg dito. Parang iba yung egg dito kasi. Parang iwan ko lang. Basta grabe yung kate ko pag lagi egg. So, dito ako sa bread. Breakfast bread, dinner bread. Ganito ang life ko this dito sa abroad. Thank you sa tanong this ha. Ingat dyan sa mga iho, uniko iho mo na mga gwapito. Ingat. And ito. Ito ang iba to. Iba. Sa lahat ng kasin ko, iba to. Iba ang iba din to siya. Iba din. Basta iba. From Silly Sabado. Hoy, Silya, bakang. At yung manan, eh, mong pangutana. Surprise! Anyway, guys. Actually, tinanong ko kasi sila na pagpipiliin nila ako. Pero hindi ko sinabi na i-vlog ko. Kaya surprise! Akala nila nakalimutan ko ang sagot. So ito guys, ang sagot sa mga tanong nyo. Ha? Silly. Prank. Tanong mo. Tanong niya. Balik loob o abdan kag abot ni Kristo. Grabe talaga. Suntok sa buwan. Tagus sa buto yung paganito na ang usapan. Paganito na ang topic, parang mandulumo na lang ako, guys. Kung magsiseryos talaga ako, sasagot dito, parang mag-MMK tayo. Kasi ano na yung pinag-usapan dito, yung religious mo. Actually, guys, and alam nyo naman dito sa Saudi, nasa bahay po ako, nag-work, hindi po ako nakakapagsamba. Kaya ganun. Basta, gusto niya, tanong niya, balik loob o abdan kag abot ni Kristo. Yung ano daw, sabi niya, magbabalik loob po ba daw ako o madadatnan ako ni Kristo dito. Yung pagbalik ni Kristo na nandito ako. Nakaka-touch yung Silya. Alam ko yung gusto mong ipahiwatig. Alam ko lahat ng ginagawa ko. Alam ko yung tawag dito. Basta alam ko lahat na kung anong mangyari, wala tayong magagawa. And I always prayed naman. Don't worry. Makakaano din ako, makakapagbalik loob din sa mga kapatid ko. Asensya na po. Yun naman na importante sa lahat. Alam ko po yun. Yung buhay na walang hanggan. Alam, basta. Ang ano ko na iawn sa hirap yung pamilya ko. Yun na ang nasa isip ko. And don't worry, Silya.
Hindi na ako magdadrama. Basta alam mo na yun. Salamat guys sa panonood. And salamat po sa laging sumusuporta sa akin, sa mga viewers ko. All the way sa support. Salamat. Thank you talaga. Kung nagkakaroon man ako ng confidence na magkaganito, ito yon dahil dito. And I want to express myself. I want something new in my life. Charut! Yeah. Mas ano yun? Masaya naman ako sa ginagawa ko. Thank you guys. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And hit nyo yung bell button sa gilid. Ilagay nyo, click nyo yung all para ma-update kayo pag may next vlog ako na maganito din. I tried funny videos next time. Ito din funny, diba? And see you next time. Thank you for these people. I love you all. Thank you. Bye.